Ito ang mapa nagmula sa ating surveillance team. Makikita nyo rito ang eksaktong lugar na pinagdalan sa biktima. Ayon sa informant natin, may tatlong cottages dyan sa isla. Ang hindi natin alam kung saan dyan sa tatlong cottages na yan nandun ang hostage. Dahil sa gagamit tayo ng visual sound vernacular, inaasahan natin, pag nakalapit tayong within 200 meters dyan sa mga cottages na yan, mapipinpoint natin ang exact location ng victim. At hindi tayo papasok sa gawing harapan. Marami silang tauhan dito. Dito tayo sa likod dadaan. Dahil hindi nila iisipin na dadaan tayo sa tubig. Ngayon, magdadalawang grupo tayo. Ang isang grupo ay magsisimula dito sa kanluran at yung isang grupo naman dito sa Timog Silangan. Ang layunin natin ay makuha kagad ng bata. Kung umari, walang masasaktan isa man sa atin. Mr. Diaz, pinagbigyan ka na namin. Pumayag na kami sa hiningi mong extension. Pero inuubos mo ang pasensya ko eh. Hindi na, Mr. Diaz. Your time is up. Pareho lang tayong businessman. And if you can admit my price, hindi mo na makikita ang muli ang anak mo. Sir, we've landed. Yes, sir. Pag nadali natin tong deal natin ngayon, bibiling ko yung paborito kong baril. Ako, baka magbakasyon muna ako sa probinsya. Bakit? Papalamid ako. Kung naman masyado kang kinakabahan. Masa kinakabahan? Alam mo na, delikado itong trabaho natin eh. Inaasahan kong dala mo na ang 7 milyong piso bilang kapalit ng buhay ng anak nyo. Tagal na pa niyang baso mo, pa. Sir, may nasasagap akong boses ng isang babae na nagmumula sa gitna ng cottage. Okay, men. Move in. Check your watches. We move in at exactly 0-200 hours. Stay alert.
Good evening, sir. Doon, oh. Don't move or I kill you! Huh? Don't! Where's the money? Speak up! Bakit? Labas! Ben? Ben, ano to? Mga... Pera! Nasaan ang pera? Anong pera? Huwag ka na magmangangang pa. Kapag hindi nyo nilabas ang pera, papatay namin kayo. Uunahin ko ito. Bibilang ako ng tatlo. Isa! Ben, nandyan. Ikaw nang kumuha. Kunin mo! Pinabibigat ang kaso mo. Alam kong ginagawa ko. Kung ano man ang plano mo, huwag mo kong idamay. Tumakas ka mag-isa. Pwede ba? Ibaba mo na ako dito. Kailangan kita, Teresa. Alam ko na frame up lang ako dito. Hanggat hindi lumalabas ang katotohanan, hindi kita ihiwalay sa akin. Maraming dada. Pare, ano nangyari? Sino yung kasama mo? Pasensya ka na, pare. Kailangan ko tulong mo. Basta ikaw. Tara sa loob.
Pare, pakiusap. Pakikuha mo yung motorsiklo ko sa apartment. Samahan mo na rin ang damit. Pati pagkain. Napakawalang hiya mo! Pinatay mo na nga si Papa! Ginaganito mo pa ako! Dapat pala nung hinold up mo ako noon, ipinakulong na kita! Mas mabuti pa nga. Dahil totoong may kasalanan ako noon. Pero ngayon, mas gugustuhin ko pa ang mamatay na lumalaban kaysa sa mabilanggo ako na walang kasalanan. Sinungaling! Ikaw ang pinakamasamang taong nakilala ko. Sayang ang pagmamahal na inukol ko sa'yo. Hindi kita inutusang mahalin mo ako. At lalong hindi kita pakikiusapan na paniwalaan mo ako. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Ang masasabi ko lang, hindi ako kasing sama, gaya ng akala mo. Baka kung anong gawin ng hayop na Brandon yung kay Teresa, masira pa mga plano ko. Eh, hindi ba mas mainam nga kung matodas na yung Teresa yan? Nang sa ganun, sa'yo mapunta lahat ng ari-arian nila. Hindi ganun kadali yun. Dapat kahit nasapilitan, mapapirma ko siya sa mga papeles. Para maging legal ang lahat. Oo nga naman. Pwede bang basta-basta lang mailipat sa kanyang pagmamayari ng kayamanan ni Teresa kung patay na yon? Eh di hanapin natin. Magdalawang grupo tayo para mabilis. Pag nakita natin, papirmahin. Pagkapirma, yariin. At ang Brandong yan, ang papalabasin nating pumatay. Eksakto. Yan ang gusto ko mangyari. Kailangan sumikip ang mundo ng Brandong yan. Para kapag wala na siyang matakuhan,